Hello guys, ngayong video gagawa tayo ng DIY perch. Salamat sa comment ni John Ray Dapula. Dahil sa comment mo ay gagawa tayo ng DIY perch. Kaya ngayong video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa. So, ang pinakakailangan lang naman natin ay ang sanga ng bayabas, tapos pako na D1, tapos yung flat surface para sa patungan ng ng sanga ng bayabas, tapos syempre martilyo. Kaya gamit natin ay ang bayabas, sanga ng bayabas, dahil yung sanga ng bayabas ay hindi masyadong pinapansin ng mga ibon. Ang ibig sabihin ko doon ay hindi nginangat-ngat, hindi nila sinisira, dahil ang sanga ng bayabas ay sobrang tigas na hindi nila kayang balatan. So kung meron sa inyo dyan sa lugar nyo na may bayabas, puno ng bayabas, puntahan nyo na tapos makihingi kayo ng sanga. Dahil ang sanga ng bayabas ay ang pinakamatibay na perch para sa ating mga lovebirds. So ang gagawin lang, pumunta kayo doon sa may bayabas na puno, tapos pumutol na kayo ng maraming sanga para kapag gusto nyo gumawa ng mga DIY perch, eh marami na kayong gamit, marami na kayong sanga sa inyo. So ganito, kailangan nyo syempre putulin yung mga sanga ng bayabas sa tamang sukat. So kayo na ang bahala kung ano yung sukat na gusto nyo, dahil yung sa akin ay puro 9 inches. Lahat ng sanga na meron ako dito ay 9 inches, dahil ayun ang kalahating sukat ng double cage. So pag meron na kayong mga naputol na sanga ng bayabas, kailangan niyo yung patuyuin ng tatlong araw, paarawan ng tatlong araw sa bubong niyo. Mas okay kung ilalagay niyo sa bubong niyo para yung singaw ng yero umaangat papunta sa sanga ng bayabas, tapos yung nasisikatan pa siya ng sanga ng nasisikatan pa siya ng araw. So kaya dapat gawin 'yon para tumibay lalo yung sanga ng bayabas, tapos maging tuyo siya hanggang sa loob ng bayabas para pag nilagarin nyo, sobrang kinis nung kabilaan, yung pinakadulo, na parang furniture na siya. Dahil sa sobrang naarawan siya, sa sobrang natuyo, gumanda na yung quality ng sanga ng bayabas. Tapos, di ba, kailangan nyong patuyuin ng tatlong araw, kailangan nyong paarawan ng tatlong araw. Kapag umulan, tapos nakalimutan yung tanggalin, syempre, nabasa na yun, ganun ulit, kailangan nyo siyang patuyuin ng tatlong araw. Kaya kung umulan, kailangan nyo agad tanggalin sa bubong nyo para hindi kayo maghintay ng matagal. Tapos, kapag tatlong araw hindi umulan, tatlong araw na initan yung sanga ng bayabas, kunin nyo na, tapos gawa na kayo ng DIY na perch. So, eto, makikita nyo dito yung mga kahoy na flat surface. Ayan yung ginagamit natin para sa sabitan. Diyan natin ipapako yung sanga ng bayabas. Ang ginagawa ko dito, tatlong pako sa isang bayabas. So, para hindi siya gumigiwang kapag dumadapo yung ibon. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pero mas komportable kumapit yung bayabas kapag tatlo yung pako. Pero may tendency din na baka mag-crack yung bayabas, kaya kailangan yung tantyahin kung saan siya dapat papasok, kung saan papasok yung mga pako. Kaya ingat-ingat lang sa martilyo at sa pako, baka kayo ay maiba yung pakuin nyo, tas hampasin nyo. So ayan yung ating ginagawang perch, dalawa na lang, matatapos na.
Tapos ito, may tatlo akong natira. Tatlong sanga ng bayabas. Eh, isa na lang yung ano ko. Yung flat surface ko. Kaya ang ginawa ko dito ay pinagsama-sama ko, pinagdikit-dikit ko. So, ito ang, syempre DIY, kailangan mo mag-imbento kung ano yung magandang perch para sa mga alaga nyo. So, ayan, ganito ginagawa ko. Pinagsama ko yung tatlo na parang temple, entrance ng temple, ayan. Kung nanood kayo ng ano, ng Kung Fu Panda, may ganyan dyan. Ayan, o, diba? Parang temple. So, ang mahirap lang dito, yung paglagay ng flat surface. Dahil mahirap, hindi mo alam kung saan pwedeng ilagay. So, ito na ang ating mga perch. Okay, dito naman tayo sa ating kung ano yung gagamitin natin panabit. So, ang ginamit ko dito ay hook. Kaya hook ang ginamit ko para kapag nasira yung perch natin ay madali lang natin tatanggalin. So, ganito maging itsura niya. Tutupiin lang natin ng paganyan. Tulad ng ginagawa natin sa nest box kapag sinasabit natin sa labas yung nest box. So, ayan. Yan. Ibe-bend nyo lang yung mga hook para madali lang isabit. May ibang gumagawa na ano, na yung wire, hindi ko alam kung anong tawag there. Yung wire yung ginagamit, tapos yung manipis, yung parang sa ano. So ayan, i-bend nyo ng ganyan. Sa una, kailangan diretso. Kailangan diretso yan, ha. Dadiretso nyo para maganda yung pagkakasabit nyo. Tansya-tansya na lang. Ingat-ingat na lang. Baka eh maputol yung pagkapako nung bayabas doon sa flat surface dahil malambot lang yung flat surface natin eh. So, bend-bend na lang. Ingat-ingat. Baka pumitik sa inyo yung ano, yung cutter o kahit anong gagamitin yung pang-bend sa mga hook. So, yung hook pala nabili ko, yung hook na binibend ko ay nabili ko lang to ng 3 piso isa. Mura lang to sa mga hardware, kaya pwede kayong bumili ng mga 20 pieces, 30 pieces, 50 pieces sa halagang 3 piso isa. Kaya kung gusto nyo ganito ang DIY perch nyo, mas okay kasi kung ang gagamitin nyo ay yung hook para kapag nasira, yung tulad nga kanina na sinabi ko na kapag nasira yung perch ay madali nyo lang papalitan, madali nyo lang tatanggalin yung hook, tapos iikot nyo na lang sa panibagong flat surface para sa bayabas. Tapos ito, ayan, lahat na mga nilagyan ko na ng ano, nilagyan ko na ng mga hook, tapos binibend ko na lang ngayon. Tapos ang sabi ko nga kanina, ang mga flat surface natin ay syempre sobrang lambot tulad niya. O diba, naputol? Nasobrahan sa pako? Ayun nga, ang sabi ko nga kanina, kailangan nyong ayusin yung pagkapako nyo doon sa flat surface tapos sa bayabas kasi may tendency na mag-crack yung flat surface at yung bayabas, kaya kailangan yung tansyahin para hindi mag-crack kasi sayang yung effort nung yung pagkakagawa mo nung una. Tapos syempre kaya din para madami tayong kaya tayo kumukuha ng maraming bayabas, sanga ng bayabas para may extra tayo para hindi tayo maubusan, hindi tayo mabitin sa gagawin natin. At ayun, natanggal na naman ang ating isang bayabas dahil ayun ay nag-cracks yung bayabas. Ay
hindi gumi mal, ano eh, nasa labas kasi yung pako kaya nag-crack. Kaya mabuti may may extra tayong isang bayabas. Tapos ayan, binend ko na lang. At ito na ang output ng ating mga perch. Ayan, no, diba? Medyo maganda. Medyo lang kasi syempre eh low quality lang tayo dahil bayabas. Flat surface niya ay mga 1.5 na sukat tapos hook. Ayan. Simple lang pero matibay yan. Hindi nila kayang sirain yan. Kaya salamat sa mga sumusuporta. Kung nagustuhan nyo itong DIY perch ng video na to, eh bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Ang next video natin na ito, itong video na to ay panibagong gender. May na-discover kami na madaling pag-gender ng African lovebird. So, tutukan nyo lang, abangan nyo, syempre, at syempre, mag-ingat po ang lahat, and we'll see you on the next video. Sakpit. Ayan, buksakpit.